Alright, mga ka-Jeffrocks, isang recipe na naman po ang ating gagawin today. Gagawin natin ay traditional na bibingka. So guys, kita nyo lahat ng ingredients dito na po. So meron tayong cheese, meron tayong salted egg, saka meron na rin na egg na sinigregate na po natin, but na-check na rin natin, baka may amoy. Melted butter. Ginawa ko na siya para dire-diretso po yung pag-mix natin ng ingredients. Meron tayong pan na merong banana leaves. Inaapuyan natin po yung banana leaves para sumunod po dun sa pan. Based sa traditional din po na paggawa ng bibingka. So, meron tayong rice flour, sukal, baking powder, coconut milk, gata, sintan, para hindi na tayo magtiga. Kasi baka pag nag-ibili tayo ng gata, hindi pantay yung pagtiga natin. At least ito, ano na, ready to use na. Tapos, konting salt. Actually, konti lang naman gagamitin. Isyarika. Lahat mo nang gamit, nandito na. So, guys, start na tayo. Melted butter. Ano pa yung melted butter natin, ha? Next, salt. Lagyan na natin, guys, na 1/2. And cheese, guys. Hatiin lang muna natin to kasi yung kalahati itatapos natin dun sa bibingka. Ayan na.
guys, habang ginagawa ko to, yung pag-mixing ng ingredients natin, na preheat na yung oven natin, naset na siya sa 400 degree Fahrenheit. So, lipat na natin dito guys sa mold natin. Lalagay tayo ng toppings, salted egg, spread lang natin guys. Guys, meron tayong cheese. Okay. Alright guys, andito na yung finished product natin, yung traditional na bibingka. So maya maya titikman natin, palamigin na muna natin. So guys, kung bago pa lang kayo sa channel ko, please like, share, and subscribe. Okay guys, hanggang sa muli. Salamat!